Sa muli, tayo ay merong opportunity na mag-aral ng kanyang salita. Maikli lang po ang ating Bible study for today. Isang verse lang. Ito ay makikita sa Galatians chapter 6, verse 6. At hihilingin ko po si Tio Jerry na ito po ay basahin. Isang versikulo lang po ito. Galatians 6, verse 6. Ang tuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Amen. Ngayon po, dahil tayo ay ang atin pong Bible study, ang tawag po dito ay expository. Ibig pong sabihin, talagang tinatalakay po natin kung ano yung nakalagay sa salita ng Diyos. At ito po ay nakalagay sa Galatians chapter 6. Pinag-aaralan po natin ang Book of Galatians. Narito tayo sa chapter 6 at natapos na natin yung verses 1 to 5. So, kaya ito ang dahilan kung bakit ito ang ating pinag-aaralan. Dahil tayo ay nasa verse 6 na. At tandaan lang po natin ang sabi ng Biblia sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Ang lahat ng nakalagay po sa salita ng Diyos, merong pakinabang sa pag-aaral natin nito. At ito ay isang napakahalagang versikulo ng Biblia, lalo na po dahil po alam naman po natin ang karamihan po ng ating mga pastor sa ating mga simbahan, sila po ay tinawag ng Panginoon upang magsilbi sa kanya, upang magturo ng salita ng Diyos. At dahil nga sa pagtawag sa kanila ng Panginoon, yung buhay nila minsan ay hindi kasing masagana ng mga ibang mga tao na nasa mga profesyon na sabihin na po natin na mas malaki ang income, mas maganda ang income. Ibig pong sabihin, sila po ay nagsasakripisyo para lamang maturuan tayo ng salita ng Diyos. Of course, merong mga tao naman na pinagpala ng Panginoon, hindi po sila masyadong nangangailangan, pero kokonti lang po yon. Ang karamihan po, sa pagkaalam ko, talagang kita nyo naman siguro, no? Kita nyo naman siguro, nangangailangan po ng tulong natin. Kung kaya, sabi dito, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Dapat ibahagi po natin sa ating mga pastor, yung nagtuturo po sa atin ng salita ng Diyos, ibahagi din po natin sa kanila ang lahat ng mga mabubuti o magagandang bagay. Dahil po sila naman ay nagsisilbi sa Panginoon at nagsisilbi sa atin. May tatlo lang po akong mga tanong o mga punto na nais ko pong ibahagi sa inyo. Una sa lahat, who is called to share? Sino ang inuutusan ng Panginoon na magbahagi? Number two, what are we commanded to share? Ano po yung dapat nating ibahagi sa kanila? And number three, with whom are we supposed to share? Kanino po natin dapat ibahagi itong mga mabubuti o magagandang bagay na pinag-uusapan dito sa bersikulong ito? So, unahin po natin yung unang tanong. At ito ay, who is called to share? Sino ang may katungkulan o responsibility na magbahagi ng mga magagandang bagay sa mga nagtuturo? O sa mga pastor po natin, sa atin pong mga simbahan? At ang sagot po dito ay yung mga tinuturuan. Okay, bakit po? Bakit po na ito yung katungkulan natin, no, sa ating mga pastor? Sapagkat po, ang mga pastor natin, sila po ay bigay ng Panginoon. Regalo po sila sa atin ng Panginoon. Ewan ko po kung napag-isipan po natin yon. Pero babasahin ko po sa inyo ang nakalagay dito sa Ephesians 4.
11 to 16. Hindi ko na lang po ilalagay sa screen. Babasahin ko na lang at sana po ay pakinggan natin ng mabuti. Ephesians 4, 11 to 16. Ito pong nakalagay. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for the building up of the body of Christ. Ang sabi po dito, ang Panginoong Hesus ang nagbigay po sa atin ng mga pastor at mga ngaral upang gawin ang ano? Upang tayo ay palaguin. To build us up. Kung sa English pa, to edify. Kung tayo man ay lumalago sa ating pananampalataya, kung tayo po ay nagkakaroon ng kalaman at lalo pong lumalawak yung ating pagkaintindi ng salita ng Diyos. Dahil po ito sa mga pastor na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Kaya, dapat lamang na ang responsibilidad sa pagsuporta po sa kanila, lalo na kung sila nangangailangan, iniwan po nila yung kanilang mga profesyon at negosyo at yung income nila ang na tinatanggap sa simbahan, hindi ganun, naman ganun kalaki kumpara sa mga professionals at mga ganun, binigay sa atin ng Panginoon ang responsibility na suportaran sila. So tayo po, tayo ang may katungkulan. At dito sa Galatians chapter 4 verse 19, babasahin ko lang po ha. Sabi po ni Paul, Galatians chapter 4 verse 19, "My little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you." Grabe po itong bersikulong ito. Ang sabi po dito, yung ginagawa ng ating mga pastor, talagang ito ay malaking sakripisyo para sa kanila upang tayo'y matulungang lumago sa ating buhay Kristiyano. Para pong sila ay nanganganak. Di po ba kung ang isang babae ay nanganganak, napakahirap at minsan ay napakasakit? Yun po ang dinadanas ng ating mga pastor upang matulungan lamang tayo na lumago sa ating buhay Kristiyano. Kaya po, katungkulan natin na sila ay suportaran at tulungan. Okay, yun po ang point number one. Punta po tayo sa point number two. O, ano po yung point number two? Sabi ko kanina, who is called to share? Tayo. What are we commanded to share? Ano po yung ibabahagi natin sa kanila? Sabi po sa binasa ni Tio Jerry kanina, ang ibabahagi natin sa kanila ay, kung sa English pa, all good things. Kung sa Tagalog, Tio, ano? Kung sa Tagalog po, ano yung ibabahagi natin sa mga ngaral po natin at mga pastor? Ano po? Pagpapala. Lahat. Material blessing. Oh. Yes, okay, pagpapala. Dito po sa English, all good things. Ibig pong sabihin, hindi lamang yung material, although importante yon, pero pati na rin po yung mga spiritual blessings at yung mga bagay na nakakatulong pero hindi material na bagay. Katulad po ng encouragement at panalangin. So, ang tanong ko po sa atin ay, do we pray for our pastors? Naaalala ba natin sila sa ating mga dasal at panalangin? Yun po ay isang saka ini-encourage din po ba natin sila? For example, pupunta po tayo sa ating simbahan, mag-pre-preach po sila, o nag-pre-pre sila para sa atin, pinupuntahan ba natin sila at sinasabihan na, Pastor, thank you very much pa sa sermon mo, ito po ay nakatulong sa iyo. Malaking bagay po yon. Ito ay nakaka-encourage sa kanila. O minsan sila ay napro-problemahan din, kasi tao lang naman sila eh. Hindi naman po ibig sabihin na dahil sila ay pastor, hindi na po sila dumadanas ng, you know, depression, kalungkutan. Nangangailangan din po sila ng ating encouragement. Kaya kung susundin po natin itong bersikulong ito na nagsasabi na dapat i-share natin ang lahat ng good things sa kanila, let us share our encouragement. Pero hindi lang po yon. Pati po mga material na bagay, dapat din nating i-share sa kanila. Bakit po? Bakit? Ito po ang sabi sa 1 Corinthians 9 verses 3.
No? Up to 7. Okay. Siguro, hihilingin ko si Tio Jerry na basahin po ito sa Tagalog kasi English po itong translation ko eh. 1 Corinthians chapter 9 verses 3 to 7. Pwede niyo po, Tio, na mabasa? Sige, babasahin ko na. Oo, sige po. 1 Corinthians chapter 9 verse 3 to 7. To 7. Hmm. Ito ang sinasabi. Ito ang sagot ko sa mga magsisiyasat sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ni Pedro na ibang apostol at mga kapatid ng Panginoon? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang katapatang tumigil sa pag-ahanap buhay? Sinong kawal ang nagiging lingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Oh, ang verse 9 pa, Tio. Ituloy mo na lang, Tio, sa verse 9. Okay. Nasa saad sa utusan ni Moses, huwag mong busat. Bubutuhan ang bapa habang ginagamit sa bigit sa pag-iit. Talaga bang ang baka lamang ang inaalala ng Diyos? Okay. Thank you, Tio. Eh, yun ngang karabaw. Ano pong plano natin sa karabaw? Ginagamit po natin ang karabaw para yung ating lupa ay, tawag dito, diligin, ano? Ginagapos ba natin ito? O pinapakain natin? Eh, kung yun ngang kalabaw, dahil ito ay nagtratrabaho, pinapakain natin. Eh, di dapat yung ating mga pastor po, supporteran din natin kasi sabi nga sa binasa ni Tio Jerry, sila ba'y walang karapatang kumain at uminom? Iniwan nga nila yung kanilang hanap buhay upang makapaglingkod sa Panginoon. At kita ko po ang nangyayari sa ibang mga pastor, talaga pong nakakalungkot. May mga kilala ako na sila po ay dating mga teacher, no, sa eskwelahan. So may sweldo sila at lahat, iniwan. Ang iba nagtratrabaho sa bangko, iniwan para lang magpastor sa isang maliit na simbahan. At 'yun, minsan hindi po sapat yung kanilang natatanggap na sweldo. Eh, sila ay nagsisilbi. Eh, bakit po natin sila pababayaan? Hindi po ba tama lamang na sila ay suportaran natin dahil sila din ay may karapatang kumain? Lalo na sila ay nagsisilbi para po sa ating pakinabang? Okay, so point number 3. So, alam na po natin na dapat ang ibahagi natin sa kanila both spiritual, moral encouragement, saka material. So, ang last is ito, ang last question. Kanino nga natin dapat ito ibahagi, itong mga pagpapalang ito? Kanino po natin dapat ibahagi? Sa mga nagtuturo. Ang pastor po natin, mga pastor natin, na talaga namang tapat sa pagtuturo. Ngayon may sasabihin po ako. Para po sa akin, ang isang ibig sabihin nito, wala akong obligasyon na magsuporta sa isang nagsasabing pastor siya, pero hindi katotohanan ng kanyang tinuturo. Para sa akin po, hindi siya tunay na pastor. Medyo masakit po sabihin yan, pero yan ay nakalagay sa Biblia. Sabi po dito sa 2 John chapter 10, verse 11. Kung may Biblia po kayo, pwede nyo pong tingnan. 2 John verses 10 to 11, kasi isang chapter lang yung 2 John eh.
Ang nakalagay po diyan ay kung ang taong pupunta sa inyo ay hindi niya itinuturo itong dapat niyang ituro, huwag niyo siyang tanggapin sa bahay niyo. Huwag niyo nga siyang batiin sapagkat ang taong bumabati sa kanya ay bumabahagi sa kanyang mga masasamang gawa. So, ang atin po din, ang pinag-uusapan po natin dito, sino yung susuportaran natin? Siyempre, yung tunay na mangangaral na Diyos, ng Diyos. Ang tunay na pastol ng Diyos, yung talagang nagtuturo ng gospel, yung talagang nagtuturo ng salita ng Diyos at yung kanyang pagtuturo, talagang tapat sa Panginoon. Katotohanan ang kanyang tinuturo, hindi lamang yung kanyang sariling mga idea. Mas worse pa kung tinuturo niya, labag talaga sa salita ng Diyos. Wala po tayong obligasyon na suportaran yan. Ang susuportaran po natin ay yung, sabi dito, those who teach, yung talagang nagtuturo ng katotohanan ng Diyos, ng salita ng Diyos. At dito po ako magtatapos sa Hebrews 13, okay? Hebrews 13, verse 17. Titingnan ko po kung matratrans... Siguro, Tiyo, basahin mo na lang sa Tagalog. Hebrews 13, verse 17. At dito po tayo magtatapos. Ano pong nakalagay dyan, Tiyo? Hebrews 13, verse 17. Okay. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y mga pananagutang magbantay sa iyo, sa inyo, at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. Yun, napakaliwanag po. Huwag naman po natin sila palungkutin. Malungkot na yung buhay nila. Naghihirap na po sila. Palulungkutin pa natin sila. Hindi po. Dapat nating pagalakin sila. Pasayahin naman natin sila. Paano po natin gagawin yun? Kung susundin nila natin ang mga tinuturin nila, kung siyempre, kung ito ay sangayon sa salita ng Diyos, at kung, okay, kung sinusuportaran natin sila, at yung ang mangyayari po, pag gagawin natin yan, gagaan yung kanilang trabaho para sa atin. At para din yun sa ating, sa ikakabuti natin. Hindi po nakakabuti sa atin kung sila ay ating pababayaan. Tayo po ang tawag dito. Tayo, nahirapan ako sa taga. We will be the ones to suffer. Okay? We will be the ones to suffer if our pastors, okay, become discouraged. Kung sila po ay manghihina sa pagsilbi sa Panginoon dahil hindi po natin sinusuportaran, tayo ang mawawalan ng pakinabang dyan. Tayo ang maapektuhan. Kaya po, dito ako magtatapos. Let us support our pastors. Especially yung nangangailangan. Yung nangangailangan, yun, tulungan po natin sila. Para yon sa ikabubuti natin. So, yun lang po ang ating devotional sa hapon na ito. Tiyo? Okay.